God bless. Good morning, mga kapatid. Kamusta na kayo, mga kapatid? Okay lang kayo dyan? Salamat sa Panginoon. Ayan, narito ulit tayo sa harapan niya para magpuri at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng biyaya, sa lahat ng mga nilikha niya na napakinabangan natin. Tayo ang nakinabang sa lahat ng nilikha ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayon, ang ating verse of the day ay Genesis 2:15. Ayun. Nilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ayan. Ano, mga kapatid, na pangalagaan ba natin ngayon ang Eden natin? Mga nilikha ni Yahweh ng mga pananim, mga puno. Ano sabi dito sa 9? Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan. Wow! At masasarap ang bunga. Sa gitna ng halaman ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang mapunong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ayan! O, nung nalaman yung masama, puro masama ang ginawa. Ano, mga kapatid? Salamat sa Panginoon na ito, lahat ng nilikha niya, nilagay tayo sa Garden of Eden upang pagyamanin daw at pangalagaan. Pinangalagaan tayo ng Lord, yung mga nilikha ba niya, yung mga puno, mga pananim na nagkaroon daw ng binhi na masarap daw ang bunga at magandang pagmasdan. Wow, thank you Lord sa mga nilikha niya na mayroon tayo ngayong kinakain. Mga halaman, mga pananim na nagbibinhi daw, o magtanim-tanim din naman, wag lang puro nga. Ayun, mga kapatid, nilagay tayo sa gitna ng Garden of Eden upang pagyamanin at pangalagaan. O ano nangyari? Napangalagaan ba natin? Di ba ka? Imbis na pangalagaan, inabuso pa ng mga taong nilagay na sa gitna ng Garden of Eden. Thank you Lord na tayo nga ay lahat ng nilikha ng Panginoon. Ay napangnabangan natin. Amen. Thank you Jesus. Isipin mo yun, napakabuti ng Diyos. Ayan, thank you Lord. Verse 19, kaya't mula sa lupa ay lumika ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipabayar ito ang pagbigay ng pangalan sa mga iyon, kung ano ang kanyang itinawag. Iyon ang naging pangalan ng mga ito. Wow, praise God, thank you Lord. Isipin mo yun. Binigyan ng Lord ang mga tao na kawangis niya, na nilikha niya ng kapangyarihan na mamahala sa lahat ng nilikha niya. At siya din ang tao din binigyan ng karapatan na magbigay ng pangalan sa mga nilikha niya. Isipin mo yun. Yung pangalan ko hanggang ngayon, hindi ko matanggap at ang sakit sa tainga. Yun pala eh. Binigyan pala niya ng karapatan yung nanay ko na bigyan ako ng pangalan na parang, para ka bang sinasapok pag tinawag ka ng buo. I thank you Lord at ako'y may pangalan. Salamat Panginoon. Ayan, napakabuti nun. Isipin mo yun. Binigyan na ng karapatan at kapangyarihan ang tao na nilikha niya sa mga hayo na nilikha ng Diyos, sa mga puno. Lahat daw nang ibigay ng pangalan ng kanyang nilikha ay yun magiging pangalan nila. Salamat sa Panginoon. Yung ang nilikha ni Yahweh kamakahul. Ayun, ang pangalan niya ay Sky, tapos yung isa ay Siklag, tapos yung isa ay Snow. Wow, yung isa ay Cloud. O, di ba? Ayun yung pinangalan namin sa aming alaga na nilikha ni Yahweh. Nabigyan na kami ng kapangyarihan at karapatan na bigyan sila ng pangalan. Salamat Panginoon. Ayun, may kaaliwan. Nakahul, sabi, tama, sabi na. Sabi ng aming alaga na nilikha ni Yahweh. Praise God. Thank you, Lord. Ayan, nagpatubo sa ng mga puno na masasarap daw ang bunga na magkaroon daw ng binhi. Hallelujah. At maganda raw pagmasdan at masarap ang bunga. Hallelujah. Thank you, Lord. Isipin mo yun. Napakabuti ng Diyos. Ayun, naglagay din sa doon ng punong kahoy na nagbigay kaalaman tungkol sa mabuti ang masama. Ayan na lang. Si Adan at si Eva naman dito ay yung masama ang binili. Sinunod pa yung ahas doon sa, number, sa chapter 3. Ay, hindi lang yung upload natin, kaya hindi na yung ating susundan. Ayun, salamat sa Panginoon sa mga nilikha niya na nagkaroon ng binhi, ng bunga, na kailangan doon natin magtanim. O, noon pinatubo lang ni Yahweh nagkaroon ng binhi para naman tayo naman ay kumilos-kilos at magtanim. Marahil siguro, kung hindi sinunod ni Adan at iba yung ahas, baka nga ay tayo ikain na lang ng kain. Ngayon nga, ang utos ni Yahweh, magtrabaho para ang buhay, ang dami pa rin batugan. Eh di ba ka lahat ng tao ay batugan? Kung ganun, ano, mga kapatid?
Salamat sa Panginoon na aya, lahat ng nilikha na tayo ang nakinabang, tapos inaabuso natin. Ano? Pinangalagaan ba natin, mga kapatid, ang tanong? Nilagay tayo sa Garden of Eden ba pangalagaan? Ay nangyari naman, inabuso ng mga tao ang Garden of Eden. Ayan, ito tayo ngayon. O hindi, may bagyo, may lindol, o sino may kasalanan, di ba? Yung mga taong imbis malagaan yung Garden of Eden, ay inaabuso pa. Ay sino ngayon ang may sanan? Kung bakit tayo binibilubyo? Ay kasi yung mga tao na kawangis niya, nilikha niya, imbis na kawangis niya hanggang ngayon, ay naging kawangis na ng halimaw kasi naging sakim na nga at ganid, puro kasamaan ang iniisip. Kaya nga doon sa chapter 6, di ba, nilipol na niya, yung buti na lang at naging matuwid si Noah, kaya may natira sa atin, ano mga kapatid, di ba? Malinaw. Ayun, sabi dito sa Jeremiah 29 verse 4 hanggang 5, sabi, ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Ayan, kainin doon yung bunga. Ayun, may mga binhi naman kasi siyang pinatubo doon sa ating binasa kanina na masarap pagmasdan at masarap ang bunga, sabi doon sa Genesis chapter 2. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga, sabi dito. Ang bunga niyon, hallelujah. Tapos basahin natin hanggang 7. Mag-asawa kayo upang mag-anak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak. Nang sila'y magkaanak din, magparami kayo at huwag ninyong hayaang kayo umunti. Ayan. Ngunit pag yamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Ayan. Hindi pag umunlad yung isang kapatid, kung sumasakit ang bagang mo at hihilahin mo pababa. O diba, baliktad ang nangyari. Umanak ng umanak. Hala, umanak ng dami. Hindi naman nagtanim at hindi naman nagbunga at umanak na lang ang sinunod. Puro anak na lang ang sinunod. Hindi naman nagtatanim. O diba, ang galing ng mga tao. Ano? At idalangin doon pagka umunlad sila, ikaw doon kinabang sipin. Pag umunlad ng isang kapatid ay sumasakit ang bagang isa at gustong hilahin pababa. Imbis naging tao, naging utak talang ka. Ayan. Kaya ayan, ang nangyayari sa ngayon ay kasi nga ang mga tao ay sobrang gagaling. Ano mga kapatid? Salamat na lang. At ang Diyos ay mahabagin. Ang tanong mga kapatid, na pangalagaan ba natin ang Garden of Eden? Kung saan tayo nakalagay ngayon? Diba? Walang habas na pinuputol ang mga puno. Imbis na magtanim. Ayun, yung iba ay yung tanim ng kapwa ang kinukuha. Ay, ayan. Hindi nasunod ang sinasabi ng Panginoon doon ng mga tagubilin niya. Kaya naging bihag tayo sa Babylonia. Naging bihag tayo ng kasakiman. Ayan. Ayan, umanak daw, mag-asawa. Ang nangyari, yung iba'y asawa ng asawa. Tapos walang pakialam kung paano pakainin. Yung mga puno, yung mga pananim, umunti dahil hinahalibas ng mga tao. Pero yung pag-anak ng pag-anak, ay ayun ang nasunod. Ayan, siksikan na sa daigdig. Kaya ayan na tuloy ang nangyari sa atin. Imbis na palagaan yung Garden of Eden, ay hindi naman nagmangalagaan. Kaya sumikip ng sumikip ang daigdig kasi ang ginawa ay magkarami daw. Huwag daw hayaan umunti. O, diba? Malinaw, mga kapatid. Ang galing, ano? Nakasunod naman. Puro nga lang kabalbalan yung nasunod. Ayun, balik tayo doon sa Genesis chapter 1 verse 28. At sila'y pinagpala at sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala dito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa papawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ay binigyan ng kapangyarihan, mga kapatid. Ang nangyari, nagpakarami, punong-puno ang daigdig, nag-uumapaw. Pati yung kargatan, naabungso na din, mga isda, mga ibon daw. Wala nang matitirahan at yung mga puno ay napuno na ng subdivision. Ayan. Ang mga hayop sa ibabaw ng lupa ay yung mga tao naging masahol pa sa hayop.
Naabuso yung mga puno. Ayun, sabi, punuin din digdig. O diba, nag-uumapaw na sa tao yung digdig kasi karami ng parami yung mga tao. O, may mga reliyon pa nga, ayaw magpamilipa planning. At kasalanan daw yun sa Diyos. O, ayan. Kaya nag-uumapaw na yung digdig, dumami ng dumami. At nagsiksikan na ano mga kapatid. Sabi kasi dito eh, punuin doon ng anak. May iba yung manak ng manak, hindi naman na pangalagaan. Ang garden obedient nga, pangalagaan dapat eh. Ay, yung iba, pati yung mga anak ng anak, tapos iniiwanan, ano, mga kapatid. O, yung mga magulang, pag tanda na, iniiwanan. O, diba? Nakasunod ba, mga kapatid? Kaya, ayun. Idalangin daw, kasi pag umunlad, tayo din makinabang. Lahat ng nilikha ng Panginoong dito sa ibabaw ng daigdig, ay para sana sa pakinabangan natin na dapat o pangalagaan natin. O, hindi naman na pangalagaan at naabuso pa nga ang daigdig. Hallelujah. Kaya, ayun. Kung ano naranasan natin ngayon mga kapatid ay wala tayong ibang sisihin kasi imbis ang panglagaan natin hindi natin nagawa yung tagubili ni Yahweh kaya dito na tayo ngayon sa Isaiah 24 imbis ang panglagaan ay naabuso ang daigdig ano sabi? Punuin daw ng buong daigdig sabi doon sa Genesis 1:28 pero sabi dito sa Isaiah ayun ang nangyari doon sa Genesis 1:28 napuno daw ang buong daigdig, nag-uumapaw na nga ang mga tao, no? Dito nga sa Pilipinas, nag-uumapaw na. Nasunod yung pagdami, pero yung tipan na dapat ay pangalagaan at ipanalangin kasi tayo din ang makinabang. Ano nangyari? Naabuso. Sabi din sa ating binasa, Jeremiah 29 verse 4 hanggang 7. Kasi tayo naman makinabang, pagyamanin dapat, pangalagaan, magtanim daw at kainin daw natin ang bunga o anong tinanim natin. Kaya puro kasamaan, ayan ang bunga. Naanin na natin ngayon. Ay simple, kung tayo naman siguro ay awa ng Diyos ay nagbago na at hindi tayo gumagawa ng karumaldumal, ay simple, damay-damay kasi nga, dito tayo sa daigdig nakatira. Ayun, sabi dito, Isaiah 24, verse 1 hanggang 6, ang daigdig ay wasakin ni Yahweh. Ayan, ayan tuloy, winasak na nga niya doon sa chapter 6 ng Genesis ay... Ayun, basahin na rin natin mga kapatid para buo yung ating kwento. Genesis chapter 6, nakita ni Yahweh na laganap ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. O, tama, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Aray, ayan mga kapatid. Ito ay babala sa atin at may paalala. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao. Na aking nilalang, lipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ayan, nadamay na naman mga ibon dito. Nga binigyan ng pangalan ng mga tao na kawangis ni Yahweh nilagay sa gitna ang Garden of Eden. Isipin mo yun. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Isaiah 24. Ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ang mga tao. O di ba nga, may mga lugar nagngalat ng mga tao. Lalo yung mga bansa, nuknukan ng sakim, ano mga kapatid. Malinaw ang sinasabi dito ng Panginoon. Iisa ang sasapitin ng lahat, mamamayan at pari, alipin at Panginoon, alila at may-ari ng bahay, magtitinda at mamimili, nangungutang at nagpapautang, aray. Ayan, iisa ang sasapitin kasi dito tayo sa daigdig na katira ay nawawasakin. Mawawasak ang daigdig at wala nang pakinabangin dito. Mangyari ito sapagkat sinabi ni Yahweh. Ayan, tam, sinabi ni Yahweh. Sabi din pagyamanin, ipupunuin daw eh. Matutuyo at malalanta ang lupa, nanghihina ang buong sanlibutan. Ang langit at ang lupa ay mabubulok. Ayan, nabubulok na. Ay, asin naman. Ayan mga kapatid. Ito ay negative pero may paalala. Sinira na ang daigdig ng mga nanirahan dito. O, di ba nga? Sabi nga panglagaan, eh, ginawa, sinira pa. Dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Siwinasak nila ang walang hanggang tipan. Ayan. Winasak ang walang hanggang tipan kasi wala naman tayong sumunod. Eh, nagparami naman ang parami. Pinuno ang daigdig. Nag-uumapaw ng mga tao.
Kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at madudurog ang mga tao. Magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mabawasan ang mga nanirahan sa lupa. Kaunti lamang ang matitira sa kanila. Ayan, kaya ang ating ginagawa ay tayo nagsisikap na mapabilang doon sa kakaunti na matitira. Nagtira naman, may pag-asa naman mga kapatid kasi magtitira naman siya ng kaunti. Kaya yung ating pananampalataya kailangan maging matatag dito at naway mapabilang tayo dito sa ititira ni Yahweh na kaunti. Amen po ba mga kapatid? Kahit naman tayo reviewin natin, reviewin at ito ay sinabi ni Yahweh at paalala pa rin naman. Ngayon, kung magbabalik loob tayo sa Panginoon, panglagaan natin Garden of Eden, o malay mo mahabag si Yahweh at hindi nang anyo sa akin, o kuwa sa akin magtira siya ng kaunti. Kaya tayo nagsisikap dito sa ating pagbabasa at pag-aaral na mabilang tayo dito sa kaunting ito na sinabi naman ng Panginoon. Mabawasan daw ang mga nanirahan sa lupa, kaunti lamang ang titira. Kasi sabi niya doon sa Genesis 1:28, pupunuin daw ang daigdig. Ay kaso naman puro naman pang-aabos ang ginawa. Nabubulok na daw ang daigdig dahil sa napuno na ng tao, pero yung kautusan ni Yahweh hindi nasunod. Ayan, di ba? Malinaw, kaya babawasan daw niya. Ang mga tao, kukunti lamang daw ang kanyang ititira. Thank you, Lord. Naway ang kakaunti nito yung pabilang kami sa kaunting ito. Kung kami may nagpapagal para mag-share ng salitang ito, pero wala namang gaanong pumapansin. Kasi nga, sabi mo naman doon sa pahayag 22 verse 11, ang masama daw ay patuloy magsama at marumi ay patuloy magkarumi. Pero yun daw ang namumuhay ng matuwid sa pangalan ni Yahweh ay may patuloy sa ganong pamumuhay at ang banal daw ay patuloy sa ganong pamumuhay. Ayun, may pag-asa naman mga kapatid kasi may ititira naman siyang kaunti. At nagsisikap tayo ngayon na mapabilang doon sa kaunti. Kaya salamat sa kanya. Thank you Lord. Ayun, sunod na rin natin yung Hosea 6 verse 6 and 7. Sabi, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko, sabi ni Yahweh, dahil nga sa pag-ibig niya, kaya tayo nilikha. Nakawangis niya at punuin daigdig, umapaw at nabulok ng daigdig dahil ang daming tao, wala naman nang sumunod sa tipan ni Yahweh. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Ayan, kung ano mas nasunog natin. Baka tayo pang masunog. Kasi nga, hindi naman doon nakatingin si Yahweh, kundi yung pagsunod sa kanyang mga utos na pag-ibig. Hallelujah. Ngunit tulad ni Adan ay sinira, sumira kayo sa ating kasunduan, nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Ayan, sinong tinulala natin? Si Abraham ba o si Adan? Ayun, imbis na si Abraham ang tinulala, si Adan na mas nakinig pa doon sa ahas. At imbis na si iba lang yung asawa niya ay paiba-iba hanggang sa napuno na ang daigdig. O, diba? O, sa punuin daw ng anak, sabi sa ating binasa, Jeremiah 29 verse 4 hanggang 7. Ang ginawa, aba, ay imbis si iba lang, paiba-iba ang naging asawa at umanak ng umanak. O, di napuno tuloy ang buong daigdig. Nagtaksil daw sa kanyang pag-ibig. Yung mga paiba-iba diyan at nagtaksil sa asawa. Akala mo asawa ang pinagtaksilan mo, siyempre, si Yahweh. Dahil alam niya yun, taksil daw sa kanyang pag-ibig. Ano ngayon nangyari sa atin? Di nabulok ang daigdig. Kasi imbes na palagaan yung Garden of Eden, ay nabuso pa, sabi, punuin nyo daw ng inyong anak mong daigdig. Mag-asawa kayo dyan, sabi niya. Nang isa, hindi ba dalawa o ang daming asawa, ang daming anak na puno tuloy yung daigdig sa nabulok. Ayan, sinabi niya. Magkarami daw kayo, punuin daw ang daigdig. Sabi doon sa Genesis 1:28, napuno nga ng taong daigdig hanggang sa nabulok na. Hindi naman na panglagaan kasi puro nga kabalwalan ang ginawa ng mga tao. Nakwangis na sabi, puro kasamaan na lang ang iniisip. Sabi doon sa ating binasa, Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 7 mga kapatid. Kung pakinggan natin maigi ito ay may pakinabang tayo dito. Parang pabilang tayo doon sa kaunti na ititira ni Yahweh. Sabi na doon sa ating binasa. Hallelujah. Doon sa Isaiah 24 verse 1 hanggang 6 mga kapatid. Kaya kailangan nating magtultol at nako ay ito na nga ang sinasabi. O diba buong daigdig naman yung nangyayaring iyan mga kapatid. Malinaw yung sinasabi ng Panginoon. O sa akin daw yung daigdig. Ayan.
Di ba, may mga napapanood tayo, huwag tayong piling na doon lang yun. Dahil daigdig nga, buong daigdig nga eh. Kakunti nga lang itiran niya, sabi niya eh. Siya nagsabi, mga kapatid, binasa ko lang. Baka ako isisihin niyo pa, sabihin mo eh. Negative ito, aba, tunay naman. Nakikita naman natin. Yung mga sinasabi niya ay nangyari na kasi nga, sinira natin daw ang tipan. Imbes sundin natin si Jesus, yung pangalawang Adan, si unang Adan yung ating sinusunod. Diba doon sa Korinto? Ang unang Adan daw ay si Adan. Tapos ang pangalawang Adan ay si Jesus na nagbibigay buhay. Si Adan na binigyan buhay, pero si Jesus, ang pangalawang Adan, ay nagbibigay buhay doon sa Korintian. Ayun mga kapatid, hanapin ko at ilagay na lang doon sa screen pagka na-upload na ito. Thank you Lord. Hallelujah. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig dito sa ating mensahe na bagamat ito ay negative, pero mayroon tayo positive ito, blessing ito sa atin kung tayo ay maalala natin, abay, oo nga, nabublok ng digdig. Dahil ang nilikha ng Diyos na kawangis niya ay hindi niya naging kawangis, naging kawangis ng halimaw. At sabi doon sa Genesis chapter 6, verse 5 hanggang 7, nakita ni Yahweh na ang mga tao'y puro kasamaan na lang ang iniisip. Hallelujah. Nalungkot pa nga daw siya at nagsisi kung bakit pa niya nilikha ang tao. Hallelujah. Naway wag naman marahil na ano, nagsisi ang hanggang sa panahong ito. Salamat na lang at isipin mo yun. Dahil sa habag niya, isinugo pa rin niya yung kanyang anak na si Jesus. John 3:16 hanggang 17. 18 pa nga eh, pag hindi na nampalataya eh. Hindi maliligtas. Dahil sa nanampalataya natin, ito ang mga salitang ito. May palala sa atin. Talaga namang nabubulok na daw ang digdig. Tunay naman. Diba? Pati yung Pilipinas, gustong tapunan ng basura ng mga nabubulok. Kasi nga ay talaga namang yung mga isip ng tao masahol pa sa basura, sabi doon sa ating binasa. Kaya labis na nga ang tuwa ng Lord sa daigdig, kaya gusto na nga yung wasakin. Kasi nga, ayan, Isaiah 24 verse 1 hanggang 6. Ayan, magtira naman daw siya kakaunti. Ano sabi dito, Verse 6 ng Isaiah 24, kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao. Ay, tunay naman. Dahil sa kanilang kasamaan, ayan, nagdurusa ang mga tao. Madamay, pati ang mga hayop. Mabawasan ang mga nilahan sa lupa, kaunti lamang ang matitira sa kanila. Ayan, may natira naman mga kapatid, kaya may pag-asa pa. Isip-isip din. Salamat sa Panginoon na may pagkakataon pa tayo. Hallelujah, hindi pa nawawasak, pero may nakikita tayo mga kapatid, may mga nawasak na. Huwag tayong piling na iniisip tayo doon lang yon, buong ligdig nga eh, kunti na lang daw tira na eh. Lord, maraming maraming salamat sa salitang ito na mga nabasa namin. Ikaw nagsita, binasa ko lang. Bagamat ito'y nakakapanginig at nakakakilabot, ikaw ang nagsabi, kaya ikaw ang nakakaalam ng mga plano mo sa daigdig na nabubulok na nga dahil inibuso ng mga tao. Salamat Panginoon na ito pa rin kami patuloy na nagpakumbaba sa iyong harapan. Kung paano nga yung mga taga Ninive doon sa Jonas nagpakumbaba, kaya nagbago ka ng iyong pasya at hindi mo na nga sila nilipol. Naway ganun din mo Panginoon ang mangyari sa panahong ito. At mapabilang nga kami doon sa kaunti na ititira mo, sabi mo nga doon sa iyong salita namin binasa lang Isaiah 24 verse 6. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, mga kapatid, sa pakikinig niyo. Sa kabila ng lahat, dapat pa rin tayo magpasalamat at magpuri pa rin sa Diyos at pinaalala sa atin ang mga salitang to. Amen. Glory to God.